I thought their X factor and bankable quality is in the wheelhouse of the Miss Universe organization. I will vouch. I am willing to bet. I am willing to try. I am willing to send her to Mexico. Hello, Universe! Mabuhay! I'm Christina and welcome back to my channel. How are you today? I hope life is good and beautiful to all of you. Thank you for tuning in and to make your viewing fun and exciting, let's discuss the possible last two standing at the Miss Universe Philippines competition. Kasi no, as early as now, meron na tayong mga assumptions kung sino-sino ang mga candidates na hulmang-hulma para sa JKN era. Although hindi tayo ang mga judges at hindi tayo sigurado kung ano ba talaga ang hinahanap ng Miss Universe this year, eh meron naman tayong mga patterns at references na sinusundan. And before we dive in to our topic, please smash that subscribe button, ring the bell to stay updated on all things MUPH pageant. All right. The big question muna is kung may bearing ba si Osmel Sosa sa pagpili ng dapat ipanalo na candidate sa Mexico? What do you think? If you may ask me, now that he's part of the MUO, probably his insight and expertise could influence the officials. Kasi syempre sa isang organization, puro kayo dyan sounding board. Nagbabatuhan ang mga officials ng kuro-kuro kung ano gusto nila, ano hinahanap nila na personality, at kung anong prevalent quality ng isang candidate para gamit na gamit sa kanilang negosyo. We know the harsh truth. Miss Universe is now a business, and the Miss Universe title holder is a walking advertisement and market platform. Pag ganyang sistema, a winner should be physically attractive. And when one is attractive, no further explanation. People will gravitate towards you. Para kang planet sa solar system na may magnetic field. Tingnan nyo si Shaynes Palacios. She's very attractive. Appealing, rather. She's glamping nowadays kung saan-saan siya nagtutur. At kung productive si Shaynes at gusto ng MUO na isustain ang ganitong status, then who are the candidates from MUPH could fit the bill? Ako, lima ang nakikita ko, pero tatlo ang may strong matches. I thought their X factor and bankable quality is in the wheelhouse of the Miss Universe organization. Uunahin ko si Victoria Velasquez Vincent. Guys, alam natin ang kalibre ngayon ni VVV. We can't simply put this woman down because she has this stickler for perfection in everything she does. Kung dati nung 2021 parang malamya si VVV at unrelatable sa kanyang laban. Ngayon naman, gumagata ang utak ni VVV na parang pinag-aralan niya kunin ang ating attention. Alam na alam niya kung paano niya bigyan ng kulay, bigyan ng buhay ang buhay pageantry natin. Kitang-kita naman natin ang galawan ni Victoria na halos hindi siya lumalabas ng top 5 sa mga challenges. I have nothing more to say but only this twitching doubt that if she could fill in a puzzle of fitting in at the domain of mesmerizing Latinas. Yan lang naman ang kaba natin kay VVV. Kung kaya ba niya ipambato ang facial beauty niya. As I said before, kung ako lang ang masusunod, I will vouch. I am willing to bet. I am willing to try. I am willing to send her to Mexico.
Kasi beauty is both by judgment of the eye. Malay natin, iba siya sa paningin ng mga Latin people. Para pala sa kanila, napakaganda ni VVV, di ba? So wala akong issue kung ako lang ang magdesisyon. At kung may kulang man kay VVV, kaya niyang punan yun, for sure. Next up, it's Atisa Manalo. Again, another masterclass in the pageantry. She's also way ahead on this competition. Kumbaga, certified pageantera na si Atisa. Kasi, unforgettable beauty queen siya. After her BBB stint and Miss International's first runner-up placement in 2018, and over the years, there has been uptick in demands for Atisa to rejoin. Lahat tayo may gusto at nag-aabang kung sasali pa siya ulit. Ganun kalakas ang hatak ni Atisa. And the way I see her MUPH candidacy is that it lies to her destiny na lang talaga. I know maraming kabangga si Atisa, but I do not sneer at her capability kasi magaling to sa bulagaan si Atisa. May naiwan na siyang marka. And do not forget, 5 years of preparation can give birth to a spectacular performance. Ang taas ng expectation ko kay Atisa, no? Pero enough to tell you that this girl can hit the jackpot. Maaring mahina ang com skills niya, pero ang credentials at physical attributes, especially ang mukha, pansabong talaga sa mga Latina. Then I have Tara Valencia. I know, not really excellent communicator. But her first line of defense is her physical beauty. Ako, believe ako sa ganda ng mukha ni Tara kasi kahit sa screen ng TV, laptop at cellphone, lumulusot. I think siya ang pinaka-safe na ipadala sa Mexico kung hindi rin lang masungkit ni Atisa ang crown. May bearing man o wala si Osmel, basta si Tara may asset. Kaya niya mag-market. You know, taking the advantage of her facial beauty. Parang ang hirap din kasing ilaglag si Tara kahit medyo hilaw pa siya. You know, knowing that kind of beauty can change her life forever. Paano pala kung gusto siya doon sa Mexico, tas hindi siya ang nandun? Ano sa palagay nyo? Parang when that happens, we could have flying blind. Sana ano, galingan talaga ni Tara sa pasarela. Particularly sa verbal workout. Kasi may bali ang buto niya dyan at kailangan ng hilot. Anyway, may time pa naman para sa trainings and we'll see the progress as time rolls by. Okay, sino pa yung dalawa sa nabanggit ko? I guess you have it in mind, of course. Alexi Brooks and Christy McGarry. Kung meron man akong manok na hindi makalilim-lilim ng kanyang itlog, si Christoy, si Christy yun. I don't know what happened to Christy. Parang hindi siya umuusad na parang napag-iwanan na siya. It's kind of bummer that she's just having fun, but not really showing powerful performance in action. I don't know if this is part of her strategy because deep within herself, she is too confident. Napanood ko kasi ang mga interviews kay Christy. And I can say that this woman is deeply intellectual. You know, the depth in her words and self-knowledge is perceptible. That's why she's confident. Alam nyo ang mga confident na tao. They don't need any validation from other people. So, dito ko parang nagets na, parang nagets ko din na kung bakit parang pabanjing-banjing lang siya. Maybe she's just saving good timings. And I hope it will work.
Kasi alam natin na pasado talaga ang physical attributes niya sa Mexico. Pero kapag naligwak to siya sa top 5, meaning to say, meron siyang na-disregard na winnable points sa kanyang laban. Siya nga pala, nakasama si Christy sa Wolling Earth Day event nila nung nakaraan. She was blowing off steams, which is nice. Baka ito na rin ang umpisa ng kanyang remarkable streak. We'll see. Si Alexi Brooks naman, wala akong problema dito kung mapagdesisyonan ng MUPH organization na siya ang maging representative natin. If the organization is having a second thought for Alexi, nung kana nilang ipasok si Alexi sa top finalist, lalo na sa coronation night. Kasi magsisinulog halabira talaga si Alexi. Kau iton ginya ang crown. Yan lang ang masasabi ko. At meron pa akong ibang nakikita in the likes of Stacy Gabriel, Cyril Payomo, Chris Stephanie Hanson. Pero saka na natin pag-usapan yan. Kasi 50-50 pa lang ang share ko. May oras pa tayo para makita ang kanilang performance. Now, who is my last two standing? Mahirap na pala isipan, but I've made up my mind. My last two standing would have to be Atisa Manalo and Victoria Velasquez Vincent. Pero ngayon lang to guys ha, kasi marami pa pwedeng mangyari na hindi natin alam. Unthinkable happens and there is no clear-cut sign on who's going to win. Lahat ng ito, anticipation pa lang. So, my final words for today. We all have ossified beliefs and opinions. And I hope we will respect one another. Kasi, hindi natin pwede ipilit ang personal opinion natin sa isa't isa. At sa mga amateur na pageant netizens, especially sa mga avid supporters ni Alexi, hinay-hinay lang kamo sa pagyawyel kung si Alexi hindi manok ng ibang mga pageant vloggers. Kung bago lang kamo diya nag-ulhot sa pageantry world, kag wala kamo know-how sang sistema, paandaman ko na kamo ngadaan. Nga ang bashing, maka-epekto ina sa inyo kandidata. Si Alexi gid ang masalo sa mga sala nyo. Hindi manami, buhin ina sa puntos kay Alexi. Okay mga palangga? Tiamo lang na. Thank you for viewing. Kita-kit sa susunod. Have a lovely day to everyone. Keep safe. Tschüssi! Babush!